Great day, home seekers. Welcome back to our channel. This is Jack Sopor Santos of Vicara Estates, Lancaster New City, and Montifaro. Nandito po tayo ngayon sa Montifaro and located po ito sa one of the prime locations sa Cavite, which is Imus. Tama po kayo. Ito po ay located sa Imus, Cavite. Located at Barangay Karsadong Bago 2, a 10 minutes drive away from Cavitex or Cavite Expressway, so sobrang lapit lang po niya papunta po ng Manila at ng airport. Ngayon po, nasa likod ko, ipapresent ko po sa inyo ngayon si Ariana. Ariana Single House. Ito po ipapakita ko sa inyo ngayon is turnover unit of Ariana. So makikita nyo po, upon turnover, meron na po siyang fence and gate. So hindi nyo na po kailangan pagpagawa. See? Kasama na po sa turnover ang gate and fence. Tara po, samahan nyo ako at silipin natin. So makikita nyo po, nandito tayo ngayon sa service gate. Pasok po kayo sa loob. Si Ariana po is may 90 square meters lot area. At makikita nyo po, sobrang lawak ng lot area ni Ariana. Kasya po, dalawang sasakyan dito. So makikita nyo po, ngayon sa sobrang lawak po ng lupa ni Ariana, pwede po kayong magpalagay ng mga landscape or garden kung saan po pwede kayong magstay or mag-coffee every morning. So mapapansin nyo po, mahangin dito, maaliwala, sobrang tahimik po ng community ni Ariana. But before po tayo pumasok sa loob muna, dito muna tayo sa gilid. As you can see po, sa gilid ni Ariana, meron po tayong tinatawag natin na extra space or extra lot wherein you can, pwede nyo po itong ipagawa. Pwede nyo po maging laundry area or dirty kitchen if you want, no? Ito po, yan. Sobrang lawak po ng space dito, no? So, pwede po kayo maglagay dito ng mga garden ninyo. Then, pwede nyo po ipa-enclose to. Pwede nyo po maging garahe or kung ano man yung gusto nyo pong ilagay. Then, ito po yung service area sa likod. Malawak pa po siya. Pwede nyo po ito i-extend para naka-close and di po mainit kapag araw. So, dito po sa gilid, may access na po tayo niyan. From loob ng bahay, sliding door na po yung ating access. No? So, hindi nyo na po kailangan magbutas or hindi nyo na kailangan pampalagyan. So, pwede po palagyan nyo siya ng grills para mas safe po. Pero, wala naman po problem kasi safe naman po dito sa ating community. So, dito po tayo. Si Ariana po ay may 3 rooms and 3 toilet and bath. So, sa baba po merong isang sa baba po may isang bedroom and then meron din po toilet. Then sa taas po, dalawa po yung toilet niya. So, kada room may toilet and bath. So, may sarili po na may sarili na po siyang toilet and bath kada bedroom. So, yun naman po yung mostly na prefer ng ating mga homeowners or yung mga home buyers. So ngayon po, nandito tayo ngayon sa entrance ng house. Pasok po tayo sa main door. Pagpasok nyo po, makikita nyo naman, sobrang luwag, sobrang spacious, no? And kung mapapansin nyo po, lahat ng ating mga windows sliding na. And we also have here provision for aircon. Hindi nyo na po kailangan magbutas, tanggalin nyo na lang po yung salamin. Pwede na po ilagay dito yung aircon ninyo. So, dito po, pwede yung sala ninyo, sala set, sofa, we can put your TV, yan, yung mga appliances nyo dito, pwede kayo maglagay ng table dito, so where you can have chit-chat with your guests. Then, of course, dito naman, sa kabilang side, ito naman po yung ating dining area. Dito po, sa ganitong kalaking space, kasya na po dito yung mga 8-seaters na rectangular na table or you can have also yung round table, maganda rin po dito yung ilalagay nyo po siya dito. Ayan. So sa right side nyo naman po, before we go to kitchen, so it has 3 rooms, meron na po siyang kwarto sa baba. Dito po, as you can see, mataas po yung ceiling natin and of course malaki po yung ating mga windows, no? Para yung natural light, madali po siyang pumasok. Hindi na po kailangan mag-ilaw sa umaga or sa araw para
maiwasan po or mabawasan din po na yung bill natin sa kuryente. Of course, we have also here the small room. Parang storage room siya. So, kung mahilig po kayo yung inyong mga tools, no, pwede niyo po itago dito or para siyang storage na storage room na maliit, no, bodega, kung tawagin po. Yung mga stuff na hindi niyo po ginagamit, pwede niyo ilagay dito. Yeah, so ngayon, proceed na po tayo sa ating kitchen. So, one of the reason kung bakit po maganda at talagang elegante si Ariana, it's because malaki po yung kanyang kusina. As you can see, dito po, upon turnover, ito na po yung ibibigay or i-deliver namin sa inyo na unit. As you can see, meron po tayo yung kitchen natin, kitchen top. No? Naka-an na po yan, granite. We also have here yung ating po mga built-in cabinets. Yan. No? Upon turnover, kasama na po ito. Kasama na po ito. Yan. So again, kanina po, galing tayo sa likod. Ito po yung access door niya, papunta po ng service area. So meron tayong windows dito. Yan. Ito po siya. Then, of course, sabi ko nga po kanina, Ariana has 3 toilet and bath. Sa baba po, meron tayong toilet. Dito po yan. Yan. It comes with toilet and toilet bowl, lavatory, faucet, and shower. Upon turnover po, si Ariana, up and down, is naka-tiles na po siya. So, ito po is hindi pa tapos, no, nagawin. So, pero upon turnover po, naka-tiles na po si Ariana single house. Ngayon naman po, tapos na natin puntahan or tapos na natin makita yung ground floor. Akit naman po tayo sa second floor. So, pag akit pa lang po, mapapansin nyo na sobrang luwag ng ating stairways. Then, we have here the handrails. Kasama na po ito pag turnover. Pero pwede niya pong palitan yan. Gusto niyo po ng kahoy, no? Pwede po itong palitan. Naka-tiles na din po, up and down. And, so ito po isa sa highlight ng Ariana. Paikita niyo po, malawak po yung ating ceiling. Pwede po kayong maglagay dito ng naka-drop na chandelier or pwede rin po yung nakakabit. Also, you can put your drop ceiling here, no? Paano yung design na gusto niyo pong ilagay sa bahay niyo. Right now, I'm standing here po sa hallway. So, at my right side, ito po yung ating master bedroom. At my left naman po is yung ating bedroom 2. Punta muna po tayo dun sa bedroom 2. Yeah. As you can see po, yung ating bedroom, no? Ito po siya, malawak na po. Kasha po dito, kahit even king size na bed frame, kasha. And then of course, if you have this, meron ko yung children, kahit dalawa po sila dito, dalawang babae or dalawang lalaki, pwedeng-pwede po sila dito. Actually, pwede po hatiin yan, pwede isang single bed yung ilagay niyo dito. Kasi malawak po yung space. Yan, of course, ito po, nandito po yung ating toilet and bath. Yan, again, sama na po ulit, toilet bowl, shower, lavatory, faucet. Of course, meron na rin po tiles nito. And, nandito po yung ating, pwede nyo pong parang ventilation na window. And, dito po, pwede tayo maglagay ng heater. Or dito, pwede pong isaksak dito. Para po, may provision na siya for heater para hindi nyo po kailangan magawa ng sarili niya. And, lastly po, punta na po tayo sa master bedroom. Yan. So, ito po yung isa sa pinaka-the best kay Ariana because malaki po ang kanyang master bedroom. As you can see, no, meron po ditong part na dito po yung part na bedroom na isa or actually pwede nyo nga po itong hatiin sa dalawa. It can also be 2 rooms nga po eh. Once you put a divider dito or na partition, dalawang kwarto po. As in, sobrang lawak niya po. Pwede pa po kayo magkaroon ng parang dito yung TV, table and couch here. And you can put your bed here. Po, yan. Then, ito po yung maganda dito sa Ariana. Kasi, hindi nyo na po kailangan pumunta, bumaba,
or pumunta sa second bedroom kasi may sarili na po siyang toilet and bath. Yan. So, makikita nyo po, malawak din ang ating bathroom. Again, kompleto na ulit. Lahat po ng fixtures, narito na po. And, makikita nyo po, meron na rin po siyang outlet, saksakan. Then, meron na rin po siyang receptacle, switches. And of course, ito yung ating ventilation window na rin. Meron na rin po siya. Yan. So, if ever po na gusto nyo ipag-use ito, okay din naman po. Upon turnover, pwede nyo po ipagawa yung mga gusto nyong improvement dito sa bahay, dito po sa Ariana Single House. Yan. Ngayon po, tapos na nating tignan, tapos na po nating masilip ang Ariana Turnover Unit. Abangan nyo po yung part 2 ng ating vlog, which is Ariana Single House Dressed Up Unit, or yung may laman na pong damit sa loob, wherein makikita nyo po yung mga furnitures, appliances, and yung mga may design na po siya sa loob ng bahay. So ngayon po, for the meantime, bye muna guys. Thank you so much for joining me sa pagsili po ng Ariana Single House Turnover Unit. See you on our next vlog. God bless you all.